Hello guys! Nagbabalik na naman po tayo dito sa ating Sari-Sari Store Business dito po sa ating YouTube channel. Ay medyo masaya po tayo ngayon dahil pagpasok ng March po ay medyo nakakabawi po tayo ng konti. Medyo lumaki-laki na po yung ating total sales. Hindi kagaya noong February guys. So eto, excited na po tayo guys sa papasok na Holy Week. Alam nyo naman dito sa ating Pagudbud ay tourist spot at napakadami po yung ating turistang pumupunta dito. Kaya ngayon ay nagre-ready na po tayo guys ng mga pang-turistang produkto at talagang ito ay ang dinadayo yung ating lugar at napakadami pong alak kapag ganito ang ating holiday ng Holy Week. So paghahandaan po natin ito guys dahil 2 weeks before na ay parating na po yung ating mga bakasyonista dito sa ating lugar, galing Maynila, galing saan doon, at talagang nararamdaman na po natin ngayon ang ating pagtaas ng total sales. Kaya ito guys, nagpapasalamat tayo dahil unti-unti nang bumabawi tayo dito sa ating tindahan. Nung nakaraan ay medyo mababa at hindi po tayo nakakuta. So ayun guys, ang magandang balita dito sa ating tindahan. At saka mega shoutout sa lahat ng ating mga viewers dyan, yung ating mga subscribers na kasubaybay dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa lahat ng mga nagko-comment dyan. Hindi man ako makakomment dyan sa mga inyong vlog guys, pero napapanood ko po yan at lumalabas po dyan sa aking newsfeed, sa aking home. Ay nakikita ko po guys yung mga vlog nyo at talagang nakakatuwa dahil halos pare-parehas po tayo ng content, pero tayo-tayo lang din po ang nagtutulungan. Ganon din po guys dun sa mga nasa OFW na nanonood dito sa ating YouTube channel. Sa mga interesadong magtayo ng business ay napakalaki pong naitutulong ng ganitong mga tips na ibinibigay po natin. So ano nga ba guys yung ating pag-uusapan ngayon? Ay tungkol pa rin po ito sa investment at saka business. At magkano nga ba dapat ang ating magiging capital sa ganitong tindahan? Magkano ba ang dapat natin i-invest? Kung kailan ba dapat tayo mag-i-invest at papasok sa isang investment na tinatawag? Hindi po yung networking ang ating pag-uusapan dahil baka magalit po sa akin yung mga networking dyan na sisiraan ko sila. Maganda po ang networking kung ito ay legit at tratrabahuin mo. Pero ang payo ko sa inyo guys, kung ikaw ay OFW, huwag na po kayong pumasok sa networking. Magtayo na lang po kayo ng inyong sariling business at sarili nyo na po yan. Huwag na po kayong papasok sa ganong bagay dahil pinapayaman nyo lang sila po, lalo ang yayaman dyan. So ayun guys, proceed po tayo sa ating pag-uusapang negosyo. Kung ikaw ay mahilig sa mga maliliit na negosyo, paano ka ba magkakapagsimula kahit maliit lang ang iyong puhunan? Mag-start ka muna guys sa pagbenta-benta ng mga items na kung saan ka pwedeng, kung saan ka magaling, kung saan ka pwedeng i-develop yung skills mo, yung husay mo, ay mag-start ka muna doon guys bago ka magsimula sa malaking kapital. Dahil hindi mo pa sigurado kung ikaw ay kakayanin mo yung ganong setup guys. So magsimula ka muna sa mababa at saka kung anong hilig mo ng ibebenta. Parang sa amin guys, nagsimula kami sa load, nagbenta kami ng ihaw-ihaw hanggang nakikilala nila yung lugar namin, pumupunta yung tao dito sa amin, hanggang sa nag-request sila guys na magtayo na kami ng sari-sari store. Hanggang nagtayo kami ng tindahan guys ay nalaman ko lahat yung mga kailangan ng mga tao, yung mga hinahanap nilang para hindi sila pumupunta sa bayan, at kaya nag-put up na kami ng tindahan. Yung mga kailangan lang nilang nilalagay namin dyan, at naging effective naman po guys yung ating strategy. So ayun, dapat alam mo guys kung kailan ka papasok sa isang investment. Hindi porket ay kumikita tayo at may pera tayo ay let's go na tayo agad doon sa investment guys. So ito, sari-sari store plus investment ay napakaganda po ang kanyang formula, at ikaw po ay kikita dito ng bandang huli at lalaki po yung iyong pera. Paano ko ba ito masasabi? Dahil ito guys ay nadaanan ko na at ginagawa ko na ito guys, dahil alam ko marami po akong inattendan na seminar tungkol dito, dahil tulad nga ng sinasabi ko lagi na OFW ako dati, ay ito po sa isa po sa mga programa ng mga gobyerno ay mabigyan ng tamang pag-iipon, tamang financial freedom yung mga OFW. Kaya ito alam ko at i-share ko sa inyo guys, at kailan ba dapat tayo papasok sa isang investment na
kakayanin ba yung ating ipon, kakayanin ba yung ating emergency fund kung sakali mang pumasok tayo doon sa investment na tinatawag. So ngayon, sari-sari store owner na ako at kumikita naman yung ating tindahan at nakapagtabi naman tayo. So yun, mayroon na tayong goal na papasok sa isang investment. Ano nga ba yung mga investment na tinatawag ko? So nababanggit ko na ito guys dati sa unang mga vlog ko dati tungkol doon sa passive income. Alam nyo guys, ay pumasok po ako sa stock market. Ito yung tinatawag na stock markets. Yung medyo sa PHE, kung hindi nyo pa nalalaman o hindi nyo pa naririnig itong stock market, ay siguro baguhan lang po kayo doon dito sa salitang ito. Pero doon sa mga mahuhusay sa mga day trading, mga Bitcoin, ay marunong po sila dito at alam na alam po nila yung stock market. At mayroon po ditong tinatawag na investment, bibili ka ng stock sa mababang presyo, ibebenta mo sa mataas na presyo. So paano nga ba pumasok dito sa investment sa stock market? Kailangan mo ito guys ay aralin mo. Kailangan mo lang aralin yung mga technical analysis, yung mga candlestick, ay kailangan nakatutok ka din sa araw-araw na nangyayari sa stock market guys. So ito yung ating pag-uusapan at i-share sa inyo ngayon dahil nasa ibang bansa pa lang ako noon, ay nag-start na po akong mag-invest sa stock market. Kahit pa unti-unti ay nakikita na naman natin yung portfolio natin ay nagkukulay green at magandang kinalabasan yung ating portfolio guys. So ano nga ba yung ating ginagamit na platform sa stock market? Ito po yung COL guys. Yung COL, nag-start po ako ng 2016 na nag-invest doon, ay tuloy-tuloy yung ating pag-invest doon. So yung mga kinikita niya ay nire-reinvest ko yan, lalo-lalo na yung kanyang dividend ay nag-start na po siyang kumikita yung ating investment sa COL. So mayroon po akong apat na stock na ito po ay hindi ko po sasabihin sa inyo kung ano po yung mga stock na kumpanya, ay ito po ay napakahalaga guys. So paano nga ba tayo nag-i-invest at yung sinasabi kong para magiging protektahan po natin yung investment, ay kailangan po tayo ay mayroong sapat na fund, yung hawak-hawak natin na pang emergency fund, meron pa tayong pang araw-araw na gastusin. Kasi kung wala kang sapat na pera tapos nag-invest ka guys, ay madudukot mo yung investment mong pera at hindi pa kumita yon, hindi pa namunga, ay hinarvest muna guys, ay maliit pa yung inyong kikitain. At maramang kung sa stock market mo nilagay ay bumagsak yung nag-crash yung market, naging pula ngayon yung portfolio mo dahil kailangan mo ng pera, pinilit mong winidraw yun guys. Kahit kalahati na yung loss mo, ay kinukuha mo na yung pera mo dahil wala ka ng pagkukuhanan. So ayan po yung danger po doon sa pagsali sa stock market kapag wala ka pong sapat na perang pang araw-araw na gagamitin o kaya yung emergency fund para maprotektahan mo yung investment mo sa stock market. So ayun guys, hindi naman po lahat tayo ay pwede mag-invest kung wala nga po tayong sapat na ipon, wala po tayong sapat na kita ng buwan-buwan para i-invest sa isang stock market o di kaya sa MP2 Pag-ibig. Ito po ay maganda sa MP2 Pag-ibig dahil 5 years lang po yun guys ang maturity niya, ay pwede mo siyang i-withdraw yung pera mo dahil last year ang kanyang dividend ay 6% to 7% yung tataas ng iyong pera sa MP2 Pag-ibig kaysa naman sa bangko mo siya ihuhulog yung ide-deposit yung pera mo, ay maliit lang po ang kikitain. So ayun guys, ano pa ba yung mga ibang investment na pwede natin pasukin kung sakaling may ipon na tayo, may pera na tayo? Ito na po yung ating papatawag, yung ating real estate, at pwede po tayong bumili ng mas mababa tapos magiging buy and sell na po tayo para mas lumaki po yung ating pera. O kaya mag-invest po tayo sa ginto, yung mga traditional na paniniwala ng ginto, bibili ka ngayon tapos after 10 years ay ibebenta mo, ay lalaki daw yung kanyang interest guys yun sa ginto na yon. So paalala lang po dun sa mga mahilig sa ginto, lalo dun sa mga OFW, may mga ano po yan, mahal po yung ginto mo, ay yung alahas mo dahil lang sa design.
Pero ang labanan dito sa Pilipinas guys ay timbang, timbang ng ginto, hindi po yung design. Kaya mag-ingat po tayo sa pagbibili, kasi may mga binebenta dyan sa ibang bansa na ang ganda yung design. Yung design kasi, yung quality lang kasi ng design yung binabayaran mo yun, pero mababang uri ng ginto yung nilagay doon sa alahas na yon. So dapat magiging wise po tayo, kahit simple lang yung ginto, basta tama lang po yung presyo at hindi mahal, ang pagdating mo dito sa Pilipinas guys ay titimbangin yan. Kaya nasasabi ko sa inyo to, kasi binigyan po ako ng tip nung kaibigan kong mahilig magbenta ng ginto sa Pilipinas dati, nung sa OFW. Ang sabi niya, huwag kang bibili ng mamahalin na ginto, dahil doon sa design niya ay bumili ka doon sa walang design kasi mas mura pagdating sa Pilipinas, kasi hindi kikilalanin yung design guys. So ayun ang mga tips natin sa mga nag-invest ng ginto, at sana ay nakuha yung ibig ko pong sabihin. Mas wise po tayo dyan pagdating dyan sa ganyang bagay. So ayun, may sari-sari store owner ka na, may investment ka pa, meron ka pang ibang other source of income, lahat yan guys ay napoprotektahan mo, dahil unti-unti mong naiipon yung emergency fund mo, at nandiyan lang siya ay tsak na magiging successful lahat ng iyong investment, ang iyong sari-sari store. Ay ayun po ang ating mga techniques at tips ngayon, dahil ito nga po ay dinanas na po natin ito noong nasa ibang bansa tayo, dahil marami pong nagbibigay ng training sa atin at libre po yon. Kaya nalalaman ko pong mga ganitong diskarte guys. So tuloy-tuloy lang po tayo sa ating pagsusubaybay sa ating mga tips, at alam ko magiging successful po tayong lahat. So ayun guys, magpakisipag lang po tayo. Galingan po natin mag-ipon, galingan po natin mag-business, mag-ipon po tayo na mag-ipon, bawasan po natin ang ating kunting paggagastos, yung ating paggalagala, yung ating pagkain ng masasarap sa labas ay bawas-bawasan po natin, dahil panahon po ng tagtumal para tayo ay makakaipon, at ang ating iniipon na yan ay makakapag-invest po tayo, at mapoprotektahan po natin yung ating investment, dahil after 10 years, 20 years guys, yung inyong pera ay magiging doble na yan at magiging triple na yan. At saka yung ating emergency fund guys ay huwag po natin ito kakalimutan, dahil ito po ay napakahalaga para maprotektahan mo lahat yung inyong investment. So ayun guys ang ating tips ngayon, at mega mega shout out sa lahat ng ating mga viewers dyan ngayon. Ulit, inuulit ko, binabati ko lahat ng mga OFW na gustong magtayo ng sari-sari store. Pag-isipan nyo yan maigi guys, dahil alam ko ito po ay napakagandang business kapag mayroon po kayong sapat na kapital, at dapat ready po kayo sa isang taon na hindi sasahod, at tutulungan nyo yung tindahan nyo para ito ay mas mabilis umangat. Dapat meron kayong panggastos sa buong isang taon na hindi kinukuha yung profits ng tindahan, at para ito ay mas magiging maganda yung kanyang paglago. So ayun, mag-a shout out ulit sa ating lahat ng mga nanonood. Paulit-ulit na tayo hanggang sa susunod na vlog natin ulit guys. Bye!